Kaninang alas 3 ng umaga, itong low pressure area na dating si Bagyong Queenie ay huling namataan sa layong 420 kilometers silangan ng General Santos City. Inasahan natin na ang low pressure area na ito ay magdadala pa rin ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat at pag-ulan, pagkulog at pagkilat throughout the day sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, particular dito sa buong Eastern Visayas, dito sa Bohol, sa Caraga, Davao Region, Soccsargen, at sa ilang bahagi rin ng Barn, particular dito sa Lanao del Sur at sa mga lalawigan ng Maguindanao. Kaya sa mga nabanggit na lugar, maghanda tayo sa mga banta ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa sa mga event ng moderate to at times heavy rains na dala nitong trough o extension nitong low pressure area. At kanina rin alas 3 ng umaga, itong si Tropical Storm Dalgay na dating binigyan natin ng local name na Paeng ay huling namang namataan sa layong 845 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Wala na itong direktang epekto sa anumang bahagi na ating bansa, kaya naman dito sa Metro Manila and the rest of the country, asahan natin itong generally maaliwalas, mainit at maninsang ang panahon, maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa bahagi ng Luzon area, buong Luzon makakaranas ng generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dala ng thunderstorms. Ang kuwad na temperatura dito sa Lawag ngayong araw maglalaro mula 23 to 31 degrees Celsius. 16 to 24 degrees naman dito sa Baguio at 24 to 32 degrees Celsius sa Tagigaraw. Ang kuwad na temperatura sa Tagaytay posible maglaro mula 21 to 30 degrees Celsius. 25 to 32 degrees naman dito sa Legazpi, 24 to 32 degrees sa Puerto Princesa at 25 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, may kataasan pa rin itong daytime temperatures na posible nating maranasan at posible itong maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan at Mindanao, dahil nga sa patuloy na epekto nitong trough extension ng low pressure area, asahan natin sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa Eastern Visayas, sa Bohol area, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao, dito sa Caraga, sa Davao Region, sa Soccsargen, sa Northern Mindanao, at sa ilang bahagi ng Barn, particularly dito sa Lanao del Sur at sa mga lalawigan ng Maguindanao, asahan natin magpapatuloy itong mga maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na thunderstorms. So ayun nga, dahil nga sa mga nakarang araw, dahil sa epekto ng mga ulan na dala ni Paeng, posibleng saturated pa rin ang ating mga lupa sa nabanggit na lugar, kaya mataas pa rin yung tsansa ng mga landslides at flash floods. Kaya maghanda pa rin tayo at mag-ingat sa mga banta na dala ng mga pag-ulan itong low pressure area. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, dito sa western at ilang bahagi ng Central Visayas, pati na rin dito sa Zamboanga Peninsula, asahan natin na magpapatuloy itong generally fair weather conditions, maliban na lamang sa mga tsansa ng rain showers na pulupulo at thunderstorms. Agot ang temperatura dito sa Iloilo ngayong araw, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 24 to 31 degrees naman dito sa Cebu at 25 to 30 degrees Celsius sa Tacloban. Agot ang temperatura sa Zamboanga, maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. 24 to 30 degrees naman dito sa Cagayan de Oro at 25 to 31 degrees Celsius sa bahagi ng Davao. Sa kalagayan naman ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon o hangin amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, ang hilagang baybayin ng Cagayan at ang hilagang baybayin ng Ilocos Norte. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa nabanggit na lugar, huwag po muna tayong pumalaot dahil inasahan natin na posibleng magpatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan.